So, good day mga katik buddies. Maituturo ako ngayong kung paano mag-crimp ng UTP cable both side. So, ang materials na gagamitin natin, materials and tools is yung UTP cable is color blue. Ang brand po niya is Crimping. Cut 6 UTP cable, 4 pairs, 23 AWG. So, ito po yung gagamitin natin. Tapos, yung tools natin is itong crimping tool. Nasa mga 150 lang ata to. So, ordinary crimper lang. Tapos, itong stripper natin. Pang tanggal ng balat ng UTP cable at dalawang RJ45. So ito isang tagusan metal type. So kung baguhan ka pa lang, okay naman po yung ganito, yung tagusan, kasi hindi na ikaw mahirapan sa pag-crimp. Kaya lang, yung disadvantage niya is kailangan mo putulin dito sa dulo. So, I prefer yung hindi tagusan kung kasi mas maganda yung ganun. So, start na natin. So, ito palang UTP cable na to is 10 meters. Sinukat ko na. So, start na natin. Una, gagamitin natin tong pangbalat. So, set ka lang. So, set mo lang siya mga 1 inch siguro. Ganyan. Ayan. Or, may allowance konti. Ayan. Tapos, gagamitin mo dito. Ayan. Ayan. So, ikot mo lang siya. One round, pwede na. Tapos, tanggalin mo. Hugutin mo lang siya. So, ayan. Next step naman gagawin mo is tatanggalin mo yung plastic sa gitna. Ayan. Gamitan natin yung crimper. May cut siya dito eh. Ayan. Ayan. Tapos, ihiwalay mo tong mga wires. Isa-isahin mo. Ayan, ikutin mo lang. Your bend. So, green. Plus blue. Plus brown. Ayan. So, gagamitin natin yung straight through. So, ang pattern yan is white-orange, orange, white-green, blue, white-blue, green, white, brown, and brown. So, ganito po yan dapat. White, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, brown.
Tapos yan, putulin mo lang yung dulo. Yan, set up ka siguro mga half inch or depende sa iyo. Okay, may natira pa. Ayan. Tapos insert mo tong RJ45. Ayan. So gagawin mo lang, dapat tama-tama lang ang pag-insert. Yan. So pag makita mo na sila, pwede na yan. Pero kung sure ka, idiin mo siya maigi. Yan. White, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green. White, brown, brown. Yan. So pwede natin i-atras konti. So ginagawa ko to para hindi na ako magka-cut dito sa dulo. Kasi ito yung disadvantage ng tagusan eh. So pwede na yan. Basta hindi po hindi po yun lalagpas yung blue. Dapat yung blue po na-covered, dapat nasa loob din dito sa gitna. Kasi ipupush yan ng crimper. Kasi kung nandito yung balat niya, madali pong masisira yung UTP cable. So okay na yan. So lagay natin dito, i-insert natin yan. Tapos yan. So crimp mo lang. 1, 2, 3. Tingnan yung ege. Ayan, napupush siya. So pag wala ng ipin, intact na yan. So may natira ng konti, bili mo siyang putulin. Pwede kang gumamit ng cutter para tanggalin to. Tapos yung dulo, ganun rin gagamitin natin. 1 inch. So same procedure lang. Tanggalin yung plastic. Tapos ihiwalay bawat pair. So straight through, white, orange, orange, white, green,
light brown brown. Ayan. White orange, orange, white green, blue, white blue, green, white brown, brown. Ayan. Cut. Ayan. Insert yung RJ45. White orange, orange, white green, blue, white blue, green, white brown, brown. So, pag ganito po, hindi umabot yung blue. So, need natin i-push pa ng konti. Yan, dapat lumagpas siya dito sa gitna para pag cream malalak po siya. So baling gagawin natin, puputulin na lang natin yung excess. Insert crimper, then crimp. Yan, pag pumitik po, yan na yun. Tapos pantay, pumantay siya. Ayan. Cut natin. Yung mga natira. Ayan. So, ito na po yan. So yung iba naman gumagamit ng sliding cutter para matanggal to, or yung small cutter pliers. So pwede na ba to? Tapos kung magte-test kayo, bali gumamit kayo ng cable tester. So, gagamitan natin ng UTP cable tester. So, ito isang RJ45 or RJ11 tester. Pwede rin BNC. So, to test po. So, nakalagay dyan, no connection. I-insert nyo lang po yung isang dulo. Ayan. Ito. Tapos yung kabila, yung test natin. Ayan. Pumilaw lahat from 1 to 8 tapos connected. So wala pa siyang problema. Pero po pag nag-test kayo tapos may walang ilaw isa sa mga number. Halimbawa itong 4 walang ilaw. So it means may putol po or hindi pag-aayos pag crimp. So actually itong tester na to is pwede ito pang malayuan up to 100 meters. Tanggalin mo lang to. Yan. So ito yung dulo niya. Halimbawa magte-test kayo ng loose connection. Yan, dulo to dulo yan. Mas dito. Ito yung main niya. Connected. So, yan lang po kung paano mag-crimp and mag-test ng UTP cable. So, lalo na yung simula ng mga pasukan ngayon at mga DIY ka na gusto kang
maglatag ng UTP cable, ganito lang po ang gagawin natin. So, thank you for watching.